For today's video, mga ka-friendsy, tayo po ay magaluto ng atay ng manok. At dahil nga laging adobo ang luto natin sa atay ng ating manok, ay try naman natin ang ganitong luto. Dahil sarsa pa lang talaga nito ay ulam na. At kahit hindi nga po ninyo inatanong, abay inasabi ko po sa inyo, ito'y lagi kong inaulam. At kung ikukumpara po natin yan sa adobo, abay mas gusto ko po ang ganitong luto. Hindi naman po sa inapagmalaki ko ang ganitong luto, pero parang gayo na rin po. Baka naman po sabihin ninyo sa akin, ay naku, ay lahat naman ng pagkain sa iyo ay masarap. Abay, syempre po, ako yata ang babaeng walang pili, kahit hindi pinipili. Aruy! Ay hindi naman po talaga ako mapili sa pagkain, lalo na po sa mga gulay. Ay basta po wag nyo lang akong apakainin ng kinilaw na butiki at kinilaw na palaka, ay nako, ay ibang usapan na po yun. At pagkatapos nga nating magbulaan ay steam magata ng niyog, ay tayo naman ay maghahugas nitong atay ng manok at maglagay na tayo ng mantika sa kawali. At kapag nga uminit na yung mantika, ay ilagay na natin yung atay ng manok. Ay mas maganda po talaga na inaprito ang atay ng manok, dahil po pag niluto natin siya ay talaga namang nawawala yung kanyang lansa. Pero depende pa rin po yan sa inyo kung gusto ninyong iprito yan o hindi na. At kahit hindi nga ninyo ako inatanong, abay asabihin ko sa inyo na masarap talagang iprito muna ito bago lutuin. Ang sabi nga, pag nagluto ka ay sarapan mo na para hindi magsisi yung makain. Ganang! At pagkatapos nga ng ilang minuto ay atin na yung aahunin. At ito po talaga ang kagandahan pag piniprito ang atay, talaga namang nawawala yung kanyang lansa. Lalo na kung tostado ang pagkakaluto ay yanong bango pa. At pagkatapos nga nating magprito ng atay ay mag-isa naman tayo ng bawang at sibuyas. At syempre hindi po mawawala yung ating pampalasang oyster sauce. At maglagay din po tayo ng kaunting ketchup. At samahan na rin po nating lagyan ng tomato paste. At halu-haluin laan po natin hanggang sa mag-mix yung ating mga nilagay. Ay napakadali laan po talaga nitong lutuin. At lagyan na rin po natin ng paminta at kaunting asin. Pagkatapos nga nyan ay pwede nang kainin. Uy, hindi pa tayo tapos. Dahil alagay pa natin dyan yung gata ng niyog. Yun, at talaga namang hindi natin yan tinipid sa gata. At pagkalagay nga natin ng gata ay atin po yung ahalu-haluin. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan na, kumulo na ang ating gata. At ilagay na natin yung ating piniritong atay ng manok. Yun, at intayin lang po natin yung kumulo hanggang sa kumunti yung kanyang sarsa. At sarsa pa nga lang ay talaga namang ulam na. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, kumulo na yung ating gata ng niyog at kumunti na rin yung kanyang sarsa. Ay naku, ay pagkasarap talaga na rin. Atin na po yung aahunin ng ating malantaka na. Yun, para malantaka na ay ilagay muna natin dito sa pinggan. Ay naku, ay pagkabango po talaga ng amoy. Ay talaga namang pong sarsa pala ang ay ulam na. Ay ano pa, pag kinain yung atay ay talaga namang panalong panalo. Ay talaga namang nagamantika ang gata. Ay naku, ay pagkasarap naman talaga ng ganaring sarsa. Kaya po kung mahilig kayo sa sili ay lagyan nyo ng maraming sili at mas masarap po na rin ay maanghang. Yun, at lantaka na nga natin yung ating nilutong atay ng manok. Ay nako, ay talaga namang napakasarap na rin. Dahil nga masarap ang sarsa ay ibudbud natin ng marami sa kanin. Yun, at tikman na nga natin. Ay nako, ay talaga namang napakasarap. Panalong panalo, napakalasa pati. Dahil nga nilagyan natin yan ng gata ay syempre malinamnam yan. At dahil nga pinirito natin yung atay ng manok ay talaga namang hindi siya malansa. At dahil nga ang sarap ng ating pagkakaluto ay naku, ay paniguradong ubos na naman ang isang platong kanin. Ay talaga naman pong napakasarap ng ating pagkakaluto sa atay. Kaya po kung mahilig kayo sa maanghang at magaluto kayo nito, abay mas mainam na maraming sili ang ilagay ninyo. Ay kung mahilig laan po talaga ako sa maanghang ay nilagyan ko na rin ng maraming sili. Ay mahina laan po talaga ako sa maanghang. Kung hindi po ay naku, ay mapapalaban tayo sa sili. Mga ka-friendsy, pa-subscribe na laan po ng aking YouTube channel. Thank you for watching.